another vlog. This is Samber. Na-miss nyo ba ako? Kasi na-miss ko kayo. Ayan, kahit hindi nyo ako na-miss, anito tayo sa bagong vlog ko. This is life update vlog. Tagal kong hindi nakapag-vlog. I think, sobrang tagal. 1 month na hindi ako nakapag-vlog. Ang last vlog ko is yung Japan trip namin. So, dun ako na-engage. And of course, nagkaroon din ako ng ACL complete tear. Kaya naman, for this month, talagang dinedicate ko siya for my healing. Not very comfortable to vlog it. Pero nung nagre-research ako, na-realize ko na parang wala masyadong mga Filipinos na nagsishare ng kanilang journey for the ACL. So, for my surgery, long story short, for 1 month, I was wearing immobilizer for 2 weeks. And hindi ako nakakalakad without my crutches. And at the same time, the surgery took like maybe 10 to 15 minutes lang. Pero I need to be there, ma-admit for 8 hours kasi kailangan ko muna makaihi, make sure na yung lower extremities ko ay very normal talaga. So, after 2 weeks, bumalik ako dito sa bahay. So, itong sofa namin, ayan, ang aking naging bed. Ayan, dyan ako natulog. And I also asked my mom na pumunta dito para alagaan ako. And thankfully, talagang andyan yung mom ko. So, after 2 weeks, nakalakad na ako confidently. I asked my doctor permission if I can travel. So, kaya pumunta kami ni Scott ng Singapore. And then, pagpunta ko ng Singapore, that was actually my first time to walk around by myself, ride a train, and talagang be confident on my own. So, I'm so happy that I did it. And I also did surgery, I also did rehab there, or therapy. Sinabi ko sa kanila kung ano yung mga ginawa kong exercises, ganyan. I think, dapat 6 sessions ako, pero in total, nagkaroon lang ako ng 5 sessions dahil sobrang namaga ang paa ko. Sorry, yung legs ko dito, sobrang hindi ko siya ma-feel. Parang ditong part na to, hindi ko siya ma-feel. Tapos pag binawalk ko siya, as in buong legs ko, na-feel ko talaga. So, sobrang sakit niya. So, I was like kind of limpy again for 2 to 3 days. And then I realized na, okay, kailangan ko talagang pumunta sa doctor ko. So, actually today, kakagaling ko lang kay Dr. Canlas. And then, nagkaroon ako ng 1 month surgery. Tapos, niresetahan na naman ako ng new exercises for my 2nd month. Kaya naman, happy month surgery for my ACL surgery! So yun, I know na kakaroon na naman ako ng improvement nito. So for 1 month, I can do flexion. Ayan, 90 degree. And I think yung pinaka-the best ko is 73%. And I can fully extend it now. Ayan, as you see, fully extension na. So my scar is this. Ayan yung scar ko. This is where they get my hamstring. So by the way, maraming mga type ng ACL surgery. So what I did is the hamstring tendon. So, they get basically a hamstring here and then dito nila kinuha yung dalawang tahe. So, parang smiley siya. Pero andito lang, nakangayon. Makagayan yung sugat. So, yan siya. Actually, hindi pa rin ako makapag-wear ng heels because of that. And medyo sumasama na yung scarring kasi syempre sa tuhod siya and then kailangan talaga siyang I can't go to work. Ayan, sa mga nagme-message sa akin kung kailan ako babalik ng pay, thank you so much. But at the moment, hindi muna ako makakabalik kasi I can't even stand up for 1 hour nung tuloy-tuloy. And supportahan pa rin natin ang pay channel kasi marami silang exciting na mga bagong show. But for now, I'm really focusing on my healing. Yun lang basically for my life update. And kung meron dyan mga nakaka-experience ng mga nag-ACL surgery or kung baga tapos na kayo mag-ACL surgery, please comment down below. Please comment down below and share your story kasi napansin ko dito sa Philippines wala masyado talaga mga nagsishare. So I'm hoping this can really inspire others and hopefully magkaroon sila ng safe zone kasi I feel also sad the times na hindi ako nakakapag-work kasi syempre lagi akong nasa bahay lang, I'm always on my mind, but at the same time I really wanna work and you know as a breadwinner kailangan natin kumayod. But then I think God is really telling me to really slow down. Actually, 2 days before my surgery, nagsimba ako and then sabi nga ng doctor is Lenten means, in other words, is to slow down. This is the perfect time to really notice what really matters the most in life and kung baga kung ano yung mga achievements mo and take things slow. Find joy in simple things in life. And that is also in resting. So, yun talaga yung natutunan ko with this surgery. So, 1 month, 6 to 8 months to go, or 5
to 7 months ago, malayo-layo pa ang tatahakin ko. But I'm so happy that I can walk around on my own. Lakad-lakad. Ayan, hindi ko pa siya maangat. Tingnan mo itong naaangat ko. Ito hindi pa. So, ganyan siya kalala, guys. Kaya naman tuhod takes time. Kaya kung nagpa-surgery ka, you feel alone, nako, basta sipagan mo lang talaga sa therapy mo. At kayang-kaya mo yan. Alam mo, take this time para talagang mag-grow ka as a person. Ako, nag-aral na lang ako ng driving lessons ko. Tinapos ko siya sa Singapore. I also take this time to travel na hindi ko magawa kasi I have an everyday show before. And then also, mag-aral, mag-cook. Ayan, syempre, pro-wife na tayo. Kailangan, marunong tayo magluto. And isa sa mga love languages ka tayo ang service at happy siya pa nagluto ako. Kaya naman, speaking of luto, ayan, minarinate ko na ang aking niluto. Ayan, nag-timelapse ako kanina kung paano ko ginawa yung ingredients. I'm not really confident kung paano ko siya ginawa. And tinuro lang to ng aming helper na si Ate Lisa. Shoutout sa Ate Lisa. Thank you so much for cooking and delicious food for us. Kaya ngayon, ginaya ko yung ano niya, recipe. So tara, tingnan natin kung okay na. Kasi pina-preheat ko na yung oven and then nakamarinate yung chicken. So, ipapasok ko na lang siya sa oven. But I think kailangan ko ng hotness cut. So, ano pa bang mga like? Ayan na. Ang timer natin. So, 1 hour ko siyang minarinate. Kaya tara po tayo. So, we're here in the kitchen. And ito yung minarinate ko for 1 hour. Ayan. Ito mga ingredients. Kaya naman, papasok ko natin siya sa oven. Let's go! Ayan na. Ang chicken na pasok ko natin sa oven. Time check. It's 11:08. So, mga 11:35. I-adjust natin yung temperature. Yan! Welcome back again! Habang niluluto natin yung chicken at habang nakalagay na siya muna sa oven. So, it will take 30 minutes. Hintayin natin siya. So, mag-life update muna tayo ulit. Siyempre, going back, sa mga hindi po nakakaalam dyan, I had my ACL surgery because I went on skiing. Nag-aral ako mag-ski. Tapos, there 2 to 3-year-old na kid na naghinto. And then, iniwasan ko siya. So, I go on my right and I think dun ko talaga siya na fall tear. So, hindi ako naniniwala agad. So, I spoke to 3 doctors bago ko ako nakapag-decide na mag-surgery talaga. I decided to have a surgery kasi with my lifestyle, I really want to go back with the things that I want. And if I don't want to have a surgery, pwede rin naman. But wobbly siya and hindi ako feeling comfortable to do the activities that I want. I still wanna kiteboard, I still wanna ski, I still wanna wear heels, I still wanna ramp, still wanna go, you know, walang on back of my head. But again, without realizing that it really takes 6 to 8 months. And it was not easy. I thought kaya kong bumalik agad sa work. As in, akala ko May. Ngayon is April 26. I thought May maka-work na ako. Or like in everyday show. Pero hindi pa pala talaga kaya. So, ngayon namang problema ko. Feeling ko, I was super sad. Because feeling ko, not really that I am alone. I am always like workaholic. I never had the downtime. And I feel like ngayon, parang pinupush talaga ng circumstances na magpahinga ka. And wala akong choice. I think ayoko yung wala akong masyadong control sa mga bagay. And that's why I really prepare for everything. So, but then again, yun nga, his plans are greater than ours. So I really have to take this time for myself and rest well. Hindi naging madali yung first to 2 weeks. Lalong-lalo na kasi sobrang masakit talaga siya. Pero tolerable naman for me. I don't know kung mataas yung pain tolerance ko, but tolerable siya. Pero nung nag-rehab na, nung in-stretch, oh my gosh, yun yung pinakamasakit. And I think they also stretched me in Singapore. That's why nagkaroon ng problema yung range ko. So I'm taking my time. Later after lunch, I will have my doctor's appointment. And then after nun, first skin clinic naman to. And then after nun, I will do my rehab. And that will be like my day. So basically, my day now is like really doing my small business with this Dream Queen apparel. So if you don't know guys, I also have a sleepwear lingerie store. So follow nyo Dream Queen apparel. And then I'm also selling Dear Diary notes there. So 10% of the proceeds will go to the Sining Palawan Dance Troupe. So I'm going to Palawan for our 20th anniversary concert. And I'm so excited for that. Kaya abangan nyo din yan. So ang daming kong nilulook forward, ang daming mga gana. But ito yung mga hindi ko sanang mapupuntahan. So I'm so excited and talagang pinaplan ko yung trip ko. And we're also hoping to go to Canada this year to meet Scott's family. And I'm gonna
plan the wedding. Ayan, ang dami ko nilook forward. And of course, driving. So, this year, kailangan ko talaga matutong mag-drive. So, tapos na ako sa online. Kailangan ko mag-review, makapasa ng exam. Kinakabahan ako sa exam kasi hindi ako magaling mag-memorize. So, parang more on context ako. More than the, parang yung per word. Parang yung context. Tama ba? Context ba yun? Kasi may parang isa pang letter C. By the way, that's Scott. My meeting. Basta yun na yun. Kaya natin. Basta yun, context lang. Hindi ako yung per word talaga na nagme-memorize. So yun, mahina ako talaga sa memorization. Kaya hindi rin ako pwede mag-glow. Anyway, that's it. Dami kong gustong gawin, pero hindi talaga kaya ng tuhod ko pa. Kaya kailangan ko muna magpahinga. Siguro magiging active na lang ako din dito sa vlog. Let me know kung ano yung mga gusto nyo malaman about my ACL surgery or kung hindi man, ano yung mga po pwede kong gawing mga contents. Para naman, kung di masaya kayo at ako, and na-appreciate ko talaga guys yung mga messages nyo. Sobrang thank you so much. Hindi nyo alam kung gano'n nyo ako napapasaya. Kasi minsan I feel low and nasanay ako laging magbigay ng inspiration pero parang nauubusan ako ng inspiration at this point. Kasi parang nanghihina ako kasi hindi ko magawa yung mga bagay na gusto kong gawin. You know, pag may mga bagay na nag-limit sa'yo, you wanna push more. Parang sa gym, ganun ako eh. Parang the more mo kong dinidiin, the more akong magpupursue. Pero hindi pwede yung ganito dito sa surgery na to. This is like not always like letting go and letting God, but also like taking your time talaga. Kasi it's not like working out na okay, pag masakit, you build muscles. Hindi eh. Dito sa rehab and sa therapy, kailangan mo lang endure 0 to 5 out of 10 pain. So 5, yun na yung utmost. So imagine nyo, it really takes time. I don't know kung kailan ako magkakaroon ng time mag-wear ng heels, but I will attend some events. And I'm still willing to go to events. And I'm so happy na, of course, my designers, my stylists, my glam team, they can do the work and still look fabulous. I think I'm 5'8 naman, so matangkad naman ako. Hindi na kailangan ng sobrang heels. So, thankful pa rin ako magpapagad. This is the baked chicken! Eat! Let's try it. Of course, with Scott. Scott will be the one who will say if it's really good. Which part do you want, love? Any. I want my part. Bon appetit. How was it, love? The truth. Say it with words. Sobra masarap. Weh. Weh. Is it true? Is it like same with Ate Lisa? Even better, because it's made with love. Bolero! Thanks, babe! It's time to check. I'm so proud! I'm so proud! Mom would be so proud. Wow, thank you so much, Ate Lisa. So I put like more spice than what she do. But because I wanted like more flavorful. Is it effective? Yeah. And more chili because I like it more spice. But same with everything. Thank you, Ate Lisa! Lunchtime! Bye guys! That's my quick life update with myself. So I'm really taking this time for myself and for my relationship with my family and of course with my future husband. I hope you guys enjoy this video and see you again on my next vlog! Bye! Comment down below guys ng ano yung mga suggestion yung mga contents. And pipili ako ng 10, bibigyan ko ng Dear Diary Notebook! Bye!